ang pang-8 Pinoy boxer na naging world champion sa larangan ng boxing. Ang 1968 WBC light welterweight champion na si Pedro Adige. Sa nalalapit na 100 year anniversary noong tayo magkaroon ng unang world champion sa katauhan ni Pancho Villa, gugunitain natin ang mga Pinoy boxers na naging kampyon sa mundo ng boxing. At ngayong araw ay kikilalanin natin kung sino nga ba si Pedro Adige. Pinanganak bilang Pedro Adige Jr. noong November 16, 1943 sa probinsya ng Masbate. Pinili ni Pedro na makipagsapalaran na sa mundo ng pro boxing nang tumapak na siya sa edad na 18 anyos. Ginanap ang kanyang pro debut noong February 18, 1962 sa May Nichols Field sa Pasay City kalaban si Rod Doligon, kung saan nagresulta ang kanilang laban sa isang draw. Sa loob naman ng isa't kalahating taon niya bilang professional boxer, napalaban itong si Adige sa 14 na boxing match at 11 doon ang naipanalo niya. Kaya naging matunog agad ng pangalan nito para siya ay mabigyan agad ng pagkakataon na lumaban sa isang national lightweight title kalaban si Carl Peñalosa. Ginanap ang kanilang laban sa Cebu City noong September 20, 1963, 17 buwan mula ng kanyang pro debut. Subalit, natalo itong si Pedro sa pamamagitan ng puntos ng kapwa baguhang boxer na si Carl Peñalosa. Nagkaroon naman ng rematch ang laban na Adige versus Peñalosa matapos ang 2 taon para muling paglabanan ng titulong Philippine Games and Amusement Board lightweight title. At sa labang ito, nakabawi si Adige kay Peñalosa nang manalo siya via technical knockout sa 7th round at tanghalin bilang national lightweight champion sa edad na 21 anyos. Alam nyo ba na bukod kay Carl Peñalosa, nakalaban din ni Pedro ang nagsisimulang Pinoy boxer na si Rene Barrientos? Ito ay nangyari bago pa sila parehong maging world champion nang paglabanan nila ang regional title na OPBF lightweight title noong January 21, 1967 na ginanap sa Araneta Coliseum, kung saan nanalo si Pedro sa pamamagitan ng puntos at magmarka bilang pangalawa niyang successful title defense mula nang mahawakan niya ang kanyang titulo. Dito mas umugong ang pangalan na Pedro Adige sa mundo ng boxing nang magtala siya ng 5 successful title defense sa kanyang regional title at maging contender sa bakanting titulo ng WBC World Light Welterweight title kalaban ng Amerikanong si Adolf Pruitt. Ang world title fight na ito ay ginanap sa Araneta Coliseum noong December 14, 1968 kung saan nanalo ang ating kababayan via unanimous decision at tanghalin bilang world light welterweight champion sa edad na 24 anyos. Nagtagal naman ng 1 taon at 1 buwan ang pagiging kampyon ni Pedro Adige bago ito maagaw sa kanya ng Italian boxer na si Bruno Arcari nang maglaban sila sa Italia noong January 31, 1970 at matalo sa loob ng 15 rounds sa pamamagitan ng puntos. Dito, simulang bumagsak ang karera ni Pedro Adige dahil simula ng pagkatalo na yon, hindi na siya binigyan muli ng pagkakataon na lumaban ulit para sa isang world title fight. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring yon, pinagpatuloy pa rin ni Pedro ang kanyang boxing career ng 7 taon. Kaso nga lang ay natalo siya ng 11 beses kasama na ang pagkatalo niya sa mga boxing legends na sina Eddie Perkins at si Nicolino Loche na naging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng dating world champion. Taong 1977 at sa edad na 33 anyos, napagpasyana ni Pedro na magretiro sa boxing matapos siyang ma-knockout ng isang baguhan na boxer na si Alberto Cruz noong March 12, 1977. Bilang Pilipino at pagiging tagahanga ng larong boxing, mas mainam na kilalanin muna natin ang sarili nating mga boksingero at upang madagdagan na rin ang kaalaman tungkol sa kultura ng boxing sa Pilipinas. At bago ko tapusin ang video ay mag-iiwan ako ng tanong na maaari niyong sagutin
kung gusto nyong ma-shoutout sa susunod nating video. Ang tanong ay sino ang nakalaban ni Pedro Adige noong manalo siya ng world title? At kung ikaw pala ay bago pa lamang sa ating channel, ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa mga ilalabas nating content tungkol sa Philippine sports history.